Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Okay na po yan. Let's pray. Panginoon, salamat. Itong mga magpahala, Lord, sa gabi, sa pag-aaral, Panginoon, even sa mga nagadaanan namin. We pray, Lord, kay Daddy Lord, na siya po ingatan niyo po, Lord. Di mo siya madamay doon. Ano man yan, tama lang pong approach. Maging wise siya, Panginoon. Ano yung actions at inaction na dapat niyang gawin, Panginoon. So, we pray na ingatan niyo po, Lord. Si Mami ni po, Lord, sa kanyang sakit, Lord, na samahan niyo, Lord, siya, pagalingin, according to your will, Panginoon. Ingat kung ano yung dapat kainin, hindi dapat, kung saan maglagi, Panginoon, maagang tulog, anong kailangan gawin, Lord, sa aming bawat isa namin, Lord, sa aming matabaho, Lord. Soul winning namin, Lord, this Saturday, Panginoon, ang mga kaibigan namin doon na encourage ang bawat isa, at partners din namin iba doon, Lord, Panginoon, sa gawain, at iba pa, Lord, ang camp namin, meeting namin, Lord, sa March 2, na may mga alive coming decision, Lord, kung meron na silang balak na place. Maraming salamat po, Lord, sa hosting, Lord, ni Pastor Ray sa ganang araw, Panginoon. Iba pa, Lord, ang sina Mother James, Lord, na tabaho, Lord, si Jamie, Lord, sa kanilang activities, Lord, na naging sila po ilaw doon sa kanilang school, Jana, para sila yung episode ng testimony, ganun itong bawat yung sa amin. Nakakaano namin sa encounter namin, Lord, soul winning, at saka kung ano man to, Lord, na warning, Lord, sa yung iba ay kailangan ma-warningan, Panginoon, yung iba ay maintindihan nila itong issue na ito, hindi natin pwedeng iwasan, dahil ito yung reality, Panginoon, so we pray na gabayin nyo lamang kami, yung mga bata pa, sila yung matuto, na yung para didi-deal itong mga bagay na ito. Kaya pang malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, masabay si Jared, ah. Okay. Okay. Kaya nagsimula. Okay, so actually, mahaba-haba na ito. 30 to 35. Hindi muna tayo. Okay, natapos po tayo last time. Ang panalangin ng Panginoon, di ba? Ito actually, yung kanyang... So, hindi na si Judas ay umalis na. Hindi sinabi dito, pero sa John, umalis na siya. So, maganda po yung pangako ng Panginoon. No? Yung last supper nga, yun na yung huli na makikita nilang Panginoon na sa maayos na kondisyon. Kasi later, itong binasa na natin, siya i-arrestuhin na. So, nakakalungkod noon si Daddy, naalala ko. Okay lang yung kwento din. Bagay, nakwento ko na Daddy sa kanila eh. Nakwento ko na rin natas yun si Daddy, di ba? Nakulong sa walang walang kasalanan. Okay, may kasalanan si Daddy, pero iba yun. Pero yung nakulong to, talagang sabi nga sa inyo na nagulintang kami ako sa college. So, hindi ko alam mangyayari sa akin nun. Papasok ba ba ako? So, ang hirap, di ba? Yung inaasahan mo, diba, imagine mo si Brother James, kunwari, anong mo, Bad? Bagay, mabait kasi ito eh. Kunwari lang, Makasagasa, diba? Imagine nyo kung mangyayari. Ay, kung siya masagasaan, wag siya, diba? Sa bagay, insurance yan eh. Pero mahirap pa rin, diba? Walang hirap na walang tatay. Baka si Jared, di niya makontrol. Okay? Mabuti, malaki na iba sa inyo. Pero ang hirap nung itong time na to, yung leader nila, inaasahan nila, dami nga nilang expectations sa Panginoon, di ba? Yung iba doon ay hindi tama, yung iba ay okay din kasi nga, Panginoon siya. So, ano mangyayari? Ngayon, ina-aresto siya. Okay? Pero maganda yung last week, yung pangako sa kanya na, sa kanila na, kumbaga, yung inuman nila o hindi alak yan. Ibig sabihin, yung kanilang fellowship na maganda ay nag-iinuman tayo doon sa langit, di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Hindi alak ulit, ha? Yan ay masayang fellowship. Okay? Parang kami mga pastor.
Last time, Starbucks. Minsan-minsan lang naman eh. Tsaka may pera rin naman sina Pastor eh. Pero, minsan lang, para konting sosyal, usapang ano. Okay naman yan minsan-minsan, di ba? So, imagine mo pag nasa langit na tayo, di ba? Pag-uusapan natin yung mga suffering natin. Kala ko, mukha tayong ano, di ba? Lagi na lang tayo yung underdog, di ba? Hindi ba yung mga kultong yan, lagi sila yung nakaparada dyan, di ba? Gusto, tatawa na lang natin. Huh? So, siguro, malulungkot din tayo, no? Pero after nung itapon daw yung talaga itatapon sa impyerno, wala na. Yun na yung huli. Naiiyak tayo. Pagkatapos na, wala na. Wala na, eh. Talagang, siguro, matanggap na natin yun. Eh, yun ang judgment ng Diyos, eh. Diba? Eh, siguraduhin nyo nasa langit kayo. Yun ang maganda. Dapat, okay? Kasi hindi nga tsambahan yan, okay? So ngayon, sabi dito, sila yung nagkantahan na, okay, hymn yung kinanta nila, kaya ngayon, nakakantahan tayo, tinatamad kayo. Alam ko rin niya kasi nga ako, sabi nga sa inyo, ako yung nag-ano sa rock music. So alam ko yung pagkakaiba eh. Iba yung feeling ng kinakanta mo, pop music. May na-uplift sa'yo, pero hindi spirito mo, yung laman. Yun yung kaya maganda eh, kumpara nyo. Yung iba sa inyo na wala yung pagkukumparahan, meron yan. Hindi nyo lang yung mga bata, di ba? Pag ano, sayaw lang yan. So kayo, pag spirit, hindi kayo basta-basta ililid ng antahan. Spirito ng Diyos ang maglilid sa inyo. Pag naikinig kayo, maaalala nyo, dapat nyo maaalala yung mga aral na yan. Yun ang maglilid sa inyo, hindi ano, hindi laman. Eh, hindi exciting yung antahan, kaya ayaw kumantay. Ganun bang plano ng Diyos? Eh, sabi him, oh, wala din sila nagrakrakan dyan. Para sila yung maging masaya. Hindi, okay na yung him. At yun ay lumabas na sila. Ngayon, ano nangyari? Dito na tayo. Sabi dyan, again, sinabi ng Panginoon, naalala nyo, lagi ito tinatopic to. Bakit siya may prophecy? Diba? Bakit siya nag-prophesy? So, isa sa mga binanggit dating, di ba, sa mga sermon is, importante yung para magtitiwala ako. Kunwari, si daddy, kunwari ako, sinabi ng daddy ko, ikaw, pag naging masipag ka, maraming mautuwa sa'yo, ganyan. Ay, hindi naman nata ganun eh. Eh, ginawa ko, sumunod ako sa akin, tapos nangyari nga. Ano nangyari sa akin ngayon? Nagkakaroon akong respeto, ang galing ni tatay, ni daddy, no? Alam niya yun. Eh, pag ilang beses na ulit yun, ano nangyari? Titiba yung tiwala ko sa kanya, di ba? So, kaya ang Panginoon, madalas ganun. Ang dami niya na pinangako in the past, tapos even this time, mawala na siya. Meron, binibitawan niya ng mga pangako at talagang totoong pangako, mangyayari yun. Okay? At sabi niya dito, ito medyo negative. So, sabi niya, ito ang mangyayari, okay? All ye shall be offended because of me. Okay? Hindi offended in me, ha? Because of me. So, ano yung mangyayari sa kanya? Sabi dito, ito po ay keynote sa Zechariah. Tingnan natin. Kasi importante ito eh. Kasi may aral dito na napaganda ito, Zechariah 13. Okay, sabi dyan, awake, O sword, against my shepherd, against the man that is my fellow, say the Lord of hosts, my the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little one. So, pag binasa mo sa Zechariah yan, hindi mo maintindihan eh. Okay, ano ba itong ibig sabihin ito? Pero yung pala, yan ay tinutukoy yung si Jesus ay siya, yan yung smite. Ano yung smite? Sinaktan. Or sa Old Testament, madalas yung sinasabi, I will smite Egypt, I will smite Babylon. Sabihin ng paparusahan or parang hit, yun pala. Pinaka ano sa atin ngayon, hit, I will hit him. Okay, mapapaluin. Pero yun nga, sa context ng dati, pag I will smite Egypt, I will smite Jerusalem, ibig sabihin nun, either makakonquer sila or may mangyayaring bagay na hindi maganda sa kanila. At ang Diyos ang nag-cause nun. Okay? So, ano nangyari sa kanila? Di ba si Jesus ay hinuli? So, noona, malakas ang loob ni, di ba, sabi pa nga niya Peter dyan. Ito, sabi niya dito. So, malakas ang loob mo pag yung leader mo malakas.
Kung sa amin minsan, pag yung boss mo malakas, magaling, lakas ang loob mo eh. Pag yung bansa mo, itong mga Amerikano, yayabang yan eh. Pero hindi sila yung lumalaban minsan. Pero pag yung malakas yung ano mo, bansa mo, malakas ka rin, di ba? Kasi kasama ka dun. Eh, paano pag ano nangyari? Kunwari, yung si Duterte, nagmukhang tanga sa harapan ng ibang bansa, kunwari, mga leader. So, kahit paano maano, ganyan ba leader natin, yan yung nag-represent sa atin, di ba? So, nakahiya. So, napansin mo ngayon, dito sa mga ano, mangyayari sa kanila yun, si Jesus ngayon, na dating parang walang tumatalo sa kanya, di ba? Sa diskusyonan, sa doktrina, walang tatalo sa kanya, lagi niya nakapatahimik itong mga taong to. Okay? At syempre, hindi niya pa nga oras. Pero nung oras na, hinayaan niya na yun. So, sabi dito, the sheep of the flock shall be scattered abroad. So, anong lesson dyan? So, maraming lesson dyan. So, ito sa pamilya, kaya bakit dapat ipag-pray niyo yung magulang niyo? Sigurado yan, pag nagloko yan, si James, kunwari, hindi, matino ako eh. Alam mo na, na-influence yan. Naku, apektado yung buong pamilya. Kahit siya lang yung, ano man yan, ako din, ganun, sa church. Di ba? Pag na, yung pasto, nanghina, okay, nagkamali, lalo na pagkasalanan pa, anong nangyari sa church? Eh, syempre naman, yung, lalo yung mga bata, kahit matatanda na, supposedly, makaunawa din, hindi ka pwedeng hindi maapektuhan. Okay? So, mas scatter, again, yung term na yan sa Bible is, kahit nung sa panahon nila, di ba, pag na-scatter sila, so, di ba, nabasa niyo yan, di ba, ano nangyari, yung army nila, pag na-scatter, ibig sabihin nun, eh, kumalat lang naman, eh, hindi, ibig sabihin nun, mahina sila, hindi sila nagkakaisa, natalo sila, okay? So, sa kanila, ganun din mismo nangyari, tatapang nito, eh. Okay? Ito, basahin na natin. Eh sabi, pero sabi ng Panginoon pala, nag-prophesy pa siya, sabi niya, but after I am risen again, I will go before you into Galilee. So kung doon nagkakamali, dito nasabi sa ibang gospel, dito sinabi sa Matthew, tsaka later doon siya pumunta, di ba? So hindi sinabi ko anong gagawin doon, pero makikita natin, doon sila, doon niya makikita mag-ascend si Jesus. Okay? So, pero ito na, nag-ano na si Peter, salip na makinig, ano ba siya sabi niya, namamatay ako, pero ako'y mabuhay. Hindi yan ako, eh, syempre, ayoko mamatay ka. So, doon na ano si Peter, hindi mangyayari yan. So, nagyabang ngayon, di ba? So, alam na natin ito eh. Okay. Though all men offend, I shall be offended because of thee, yet will I never, hindi lang no, ha, hindi lang not, never be offended. Iba ako eh. Diba? Kahit sila, ito mga to, ma-offend. Ako hindi. Okay. So na, again, opportunity to teach ng Panginoon. Okay? Sa atin, sa kanila. Sabi dito, again, prophecy. Anong mangyayari? Para ma-realize ni Peter na yung kalakasan natin, na yan o, kala mo lang yun, malakas ka. Pero pag nangyari yan mo yan, kaya nga makinig ka muna. Kasi pag hindi ka nakinig, yung lakas mo, doon ka nagtitiwala, yung malakas ako, alam ko sila, kilala ko sarili ko, kilala mo ba talaga sarili mo? Makikita dito, kilala siya ni Jesus. Kilala siya ng Panginoon. Kung nakinig lang siya, eh, hindi sana, alam mo na, magkamali judgment niya dito. Later, mapahiya siya. Alam na natin yun, ay, siya yung, pero nakarecover naman, pero still, di ba? Pinagkalulo niya ang Panginoon. Hindi nang pinagkalulo. Parang ganun, tinatwa, yun ang term eh. Tinanggi. At ngayon, yung mga mahina tsaka yung mga loko-loko, eh, ginagamit yung mga verse na yan. Ayun, Peter. Yun ang totoo. Hindi nila unawain yung, di ba, kahit tayo, kung ano, nagkamali. Sino ba yung si James na yan? Ay, ganito ginawa niyan eh. Pag medyo inclined na siya na magalit sa'yo, dahil Kristiyano ka, okay? Ang papansinin niya na agad yung fast mo na mali. Imagine mo kung wala siyang masabi sa'yo na mali, di ba? Mas maganda. Mas magandang paglilingkod niya sa Diyos. At mas magandang patotoo sa iba. Kasi si Peter, nangyari kay Peter, sa salita, magaling. Okay, katulad din natin madalas. Ayan. So, tinuruan siya, tayo ng Panginoon. Sabi dito, ito ang mangyayari. Yung sinasabi mong yan, hindi mangyayari yan. Baliktad.
ni walang 24 hours na ipagkakalulu mo ako. Kasi gabi na yun, di ba? Mag-pray sila, kinamugan, huli na siya. Nung gabing mismo yun, hindi lang isang beses, aba, tatlong beses. Tatlong beses, so, pag medyo nagulat lang ako eh. Ay, nanghina lang ako eh. Isa, dalawa. Eh, pag tatlo, ang isa yun nun, talagang laglag na yun. So, actually, yung itong kwento na to kay Peter ay, ano, magandang mensahe ito eh. Dahil message dito. Okay? E di sinabi na sa kanya, Panginoon, di ba? Ano ba sinabi niya? Hindi pa rin nakinig. Okay? So, yung kaninang yabang niya, sinabihan siya ng Panginoon, gagawin mo to. Sabi niya, hindi pa rin. Ito na, medyo parang ano na siya dito, di ba? Parang sabi nga sa equivalent sa atin yan, over my dead body. Eh, yun sabi niya dyan eh, though I should die with thee, will yet will I not deny thee. Kasi, alam nga, ano yung sabihin ng deny? Para sa mga bata, ano yung sabihin ng deny? Ano? I-deny mo yung tao, ano yung sabihin nun? Iiwasan o hindi. Mababaw pa yun. Pwede rin, no? So, pag sinabing i-deny, kunwari ako, ito yung mga kwento ng mga sa drama eh. Kunwari, ako yung tayo mahirap lang, kunwari, di ba? Yung kwentong ganyan. So, graduation daw, sinanay na lang. Di pinagano ka, di ba? Pinagluto ka, pinapasok ka ng school. Tapos, eh, syempre, mahirap ko eh. Walang damit si nanay ngayon. Akit ng stage. Sabi nung anak, Nay, huwag ka na magpakita. Hindi ko nanay yan. Kasi nakakahiya sa mga classmate ko, yung nanay mo, losyang na. Di ba? Ang pangit na nanay, yung baho na nanay mo. Tama ba yun? Pero imagine nyo yun, consider mo nga naman, syempre, mga classmate mo, may crush ka pa doon, kunwari, ganyan. Kung nahihiya ka ngayon, ikakahiya mo yung nanay mo na, sabihin natin medyo nakakahiya dahil sa forma, dahil sa kahirapan nyo, di ba? So alam mo ba, ganun na ganun tayo sa Panginoon, madalas. Ngayon nga lang tayo ngayon, parang nag-shift na tayo eh. Pero hindi pa rin, kayo mga bata, iisipin nyo kung kailan nyo talaga yan, katulad sa school nyo. Kapakita mo bang Kristiyano ka dyan? Hindi ko sinabi mag-preach ka dun ha, pero mag-preach ka, soluin ka. Tanim-tanim, ganda nga sa school yun. Sa amin sa Tabao, medyo talagang ano kami. Talagang may mga specific comment sa amin. Na ito bawal. Pero inaano pa rin namin. Kasi nga, alam namin, eh, kawawa naman yung iba. Diba? So kayo, medyo maano pa kayo sa school. Ngayon na kayo masanay. Na alamin nyo, na yung mga yan, pag hindi nakinig, naunahan kayo ng kalaban. Yung iba dyan, mayiging reprobate. Ano na? Sabi nga sa inyo, kami doon, mga classmate ko noon. Naalala ko, parang babait namin nung high school kami. Nagkita kami ng makailan. Ano na pinag-uusapan namin? Di ba, nakwento ko na sa inyo yan? Sa Thailand. Okay? Nanonood sila ng live show. No? Kung iba, internet lang sila, live. Pinag-usapan pa sa harapan namin. O, anong gagawin mo doon? So, solve mo pa ba yun? Parang ayaw mo na eh, no? Bahala kayo sa impyerno. Ganun. Pero, ganun eh, no? So, yan. Kung may opportunity kayo, gawin nyo na. Tanayin nyo na. Wala yung train na. Sinasabi ko kanina, ayan, yung deny, okay? Hindi ako Kristiyano, hindi ako Baptist specially. Ano may Baptist? Na hindi nga namin alam yan eh. Di ba, Catholic school to? Paglalo, pag Catholic school ka, iyang-iya ka na. Ngayon, ito, kaya in-homeschool ka to, kasi alam ko may, ano to, mga pagbata ka, may kailangan ayusin sa'yo, mapatibay ka muna sa pananampalataya. Ngayon, pag andyan ka na sa labas, i-deny mo ba ang Panginoon? Nga, soul winning. Ay, hindi, wag na. Nating ano. Nag-isip ako ng ibang paraan. Parang mali yung ginagawa natin eh. Kaya ito yung nakita sa Bible, baka may ibang paraan na ma-win sila. Ako, ganun ako exactly dati. Kasi nga, naano rin ako, nabigla rin ako sa Baptist eh. So, baka may ibang way, alam mo na, share lang natin na may programa, ganyan.
Ngayon, convinced na ako after how many years, ito yung paraan. Para, ito yung gusto ng Diyos. Okay, hindi yung ibang paraan na invite mo sila dito. Okay lang yung minsan-minsan, pero hindi na main ano natin. So, winning. We go out to them, we win them. We don't deny the Lord, we don't deny His truth. Ito yung sinabi dito. Ayan, sinabi sa Bible nyo. Talaga man sinabi sa Bible yun. Tapos, ibabaguhin mo yung, ano, para lang hindi ka, pag na, tawag dito, pag naramdaman mo na ayaw nila sa ganyang bagay na sinasabi sa Bible, ano nagawin mo? Para nga atras ka, hindi naman gano'n na sinabi sa Bible. Yun nga sinabi sa Bible eh. May langit, impyerno ba? Hindi naman, ibig sabihin na impyerno eh, maghihirap kayo. Hindi naman, pag nasa impyerno ka, eh, purgatorio naman. Hindi yung ganang sinabi sa Bible. Pag sinabi sa impyerno, forever na yon. Hindi, kakagalitan ako. Don't deny the Lord. Don't deny His truth. Huwag mo i-deny. May pag-aralan mo ngayon, paghandaan mo, na ganyan nga ang utak ng nasa labas, ano nga gawin mo? You read this word, magtiwala ka sa Kanya. Pwede mo nagsubukin, Lord, ano nangyari dito? Ba't ganito? Kaya nga pinag-aaralan to. Nung nag-soul winning seminar tayo sa atin, umbira, kompleto na yun eh. Pero still, again, posibleng may tumatakbo pa sa utak na parang mali. Anong gagawin mo doon? Assignment mo yun. Patunayan mo sa Diyos, patunayan mo sarili mo, kung ano ba yung tama at mali. Ngayon, pag na-resolve ka na, alam mong mali ka, tayuan mo na yung one and totoo. Diba? Ano nyo ba? So ngayon, pag lumabas tayo ngayon, wala nang deny-deny. Ang tapang muna kasi, alam mo na eh. Establish ka na sa katotohanan ng Diyos. Ngayon, si Peter, yun nga yung problema niya. Kala niya lang yun. Eh, syempre, pag kasama mong Panginoon, alam mo, kilala mo nyo ba to? O, nagpagaling, nag-miracle. O, syempre, talagang... Eh, paano ang katulad nito? Hinayaan niya na siya yung madown ngayon. Ang gagawin mo? Applicable to kahit saan eh. Sa pamilya, sa company, sa school, sang ka pa, no? So, ano yung dapat mong hindi deny? Siyempre, yung katotohanan. Pamilya ko, ano eh, ganito kami. Hindi kami Pilipino kasi mga Pilipino kilalang ganyan eh. Hindi mo kailangan i-deny. Alamin mo yung talagang kinalalagay mo, katulad nito. Ano mo kinalalagay ni Peter? Eh, isa ka sa kanila eh. Eh, totoo nga. Ano? Diba? So, kailangan ilagay mo yung sarili mo. So, katulad ko, sabihin nyo, paano gagawin mo pag, yan, katulad na, tinatanong sa akin, yung mga pang-ano lang naman yung mga yan, saan ba kayo nang galing? Sabi ba na, kung wala daw Katoliko, walang Baptist, saan mo nakita? Kasi, kung hindi daw, kesyo, kung hindi daw dumating si Magellan dito, nasa na punta ang Baptist doon? Alam mo bang ano yung Baptist? Pero kasi yung tinuturo sa kanila, kung wala kayo, ganun pala, kung walang Katoliko, walang Baptist. So, may intimidate yun, ang konti nyo. Yun agad ang nalata ko yun eh, nung unang tanong, sabi, ilan ba kayo? Ilan taon na kayo? Ganito lang kayo kaliit, ganyan lang kayo. So, alam ko na ako, hindi ko pa alam kung ano yung ano. Siyempre, alam niya eh, siyempre. So, yun, nung nagkaalaman, okay, alam ko na to. So, nung una, mag-aalam, kaya bandang huli, pag napatunayan mo ng mali, ay, debate ang hanap. Okay? So, kahit tayo, pag tayo mag-soul win, hindi debate ang, ano nyo, soul win nga eh, maligtas siya. So, kung may condition siya ngayon, ha, kunwari, hindi mo nga lang ipilit, kasi babalik tayo sa katotohanan na ang Diyos ang nagliligtas. Kung ano yung kaya mo itanim at the moment, huwag kang mag-o-offend na mali ka na. Again, paano yung, hindi na, katulad nung senior ko, di ba? Kasi may nag-share lang din, natuwa ako. Kasi totoo naman eh, di ba? Nasa Exodus tayo eh. Yung dati, Golden Cup, ngayon, Nazareno. Tama naman eh. That is idolatry, ang linaw-linaw nun. Siguro, sa Paul, ayun. So, again, ako, kahit ako, hindi ako minadali ni Pastor nun. Basta, yun sabi lang, makinig ka ng salita ng Diyos, makinig ka, magbasa ka. Wala kayo, ako, hindi ko sabihin, Stephen, witnessan mo yan.
Hindi ko kayo pipilitin kahit kailan. Kasi si daddy, kaya nung siya na yung ano, kasi bata eh, kaya si daddy, kaya na to. Tama nga, di ba? Nasanay na. Dapat maintindihan natin na bahagi ng buhay natin na mananampalataya ka. Sino sinasampalatayaan mo? Yung pinanampalataya natin. Anong ginawa sa kanilang pinatay siya, nilait siya. So, isa sa mga madalas talagang temptation sa atin, ano? I-deny siya. Kasi ayaw mong madamay doon sa kahihiyan. Diba? Nasa palagay mo na, at say, talagang kahihiyan naman siya talaga sa sanlibutan. Okay? Pero ang nakalimutan ni Pedro, yung mga miracle, yung katotohanan, no? Tapos yung kaya, pati yung kayabangan niya, di ba? Nakalimutan niya yun eh. Yung confidence niya ng time ng Panginoon ay talaga naman dinidisplay niya yung kanyang glory, at least sa mga diskusyonan, tsaka yung miracles. Eh, hinayaan nga ng Diyos na madown siya ng time niya para subukin sila. Ano nangyari? Bagsak siya ngayon, okay? So, mamaya makikita pa natin yun, pero alam natin kasi kwento eh, pero tingnan niyo yung kayabangan niya dito na dapat maintindihan natin na tayo din. Huwag kang run, nag-solving nga dyan. Tinapatangan, di mo kaya. Ano nga gawin mo? Mag-isinungaling ka na lang para lang yung ego mo. Ay, sinabi ganyan ng baptism, so, di ako papayag. Sino sabi yung baptism ang dinidepensa mo? Katotohanan. Ngayon, kung di mo alam yung katotohanan, submit ka rin. Sabi mo, hindi ko pa alam yun eh. Huwag ka magsisinungaling. Yan ang problema niya sa iba, kaya kung saan sa naliligaw. Kasi hindi na higing magandang patotoo. Pati yung ibang baptist, nadamay na. Ngayon, puro baptist day nakikita ko sa Facebook. Isip-isip ko lang, isip ko lang sa may baptist day na yan. Bihira itong mga to. Yun na nga sana yung pagmamalaki natin na hindi tayo gumaganyan eh. Tapos gagaya pa sa... Kami, sagutin ko itong mga to eh. Nakakahiya tayo eh. Parang naano rin tayo, parang anong tawag dyan? Na insecure. Sinakyan na natin yung ano nila, pride nila. Pride yun eh. Tapos tayo din. Ay, wala na. Ano pang ano natin? Medyo nagpapalamig lang ako eh. Pero talaga nakakainis eh. Kaso mga ano ko rin yung kaibigan. Anyway. Kung anong sa tayo-lead ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi natin kailangan yun. May ginagawa ang Panginoon kahit sa ganitong kalit na congregation, may ginagawa sa inyo sana, ha? Ang expectation sa inyo, kahit kay daddy ganito nakatanda, may gagawin ng Diyos sa inyo. Hindi tayo nag-joke dito. So habang naikinig kayo, mag-pray ulit kayo, sa pag-uwi nyo, isipin nyo, huwag nyong maliitin yung ginagawa natin. Yun yun, doon minsan nag-uumpisa yun. Okay? Huwag puro yabang. Hindi, kayo ba? Nag-solvin. Kumbaga, naghahanap ka ng may babato mo ba? Parang ganun. Hindi rin ganun. Iba kasi, yung confidence level mo, bumababa, gusto mo i-boost, maghahanap ka ng bagay na magbo-boost ng confidence mo, mali naman. Okay? Kaya yung nakikita ko kay Peter eh. Ano, bata yung bago sa'yo. Okay, matapang. Sandali lang. Ano ba yung plano ng Diyos? Naka-align ka ba? So good ka, yung ba yung plano ng Diyos? Di ba? Yan. So hindi niya nakita na planado na ng Diyos. Alam niya na yan eh. May timing lang siya. Tanong lang, naka-align ka ba? Sumusunod ka ba sa kanya? Eksakto? Okay, sumusunod ka to this point. Eksakto ba? Okay? Gusto ko lang, ano, kunwari sa pelikula tuloy, sa gera. Alam nyo, pinapractice lahat yan. Ano, yung pagsugod ko, timing ko, ganyan. Okay, sa basketball na lang, para yung gera na naman eh. Alam nyo ba yung mga, di ako magiging sa basketball, pero naintindihan ko yun, yung may ganyang, ano, senyas, tapos may ganyan, tapos ganyan ka. Diba, alam niyo yung triangle, yun yung isang mga ano ko eh. Kunwari, pupunta ka doon, tapos babalik ka pala, tapos papasa ka sa'yo, mawawala siya ng bantay, tapos, mga ganun ba? Lahat yung timing yun. Eh, ano ginawa? Hindi ko may plano tayo. Ayaw nga pala. Parang ganun si Peter eh. Hindi niya alam yung nag-i-instruct na yung Panginoon. Wala.
So minsan ganyan din yung mga Kristiyano. O kaya tuloy nito. Si Pastor, kumari mayroon ditong ano. Ano ba? Ngayon may baguhan dito. Nakita mo kunwari babae, maikli ang suot. Okay? So si Pastor hindi na pinansin. Hindi mo maintindihan ngayon kasi alam ko preaching mo masama yun, di ba? Ikaw ngayon nagsabi, hindi ka naman pala marunong. Wala ka sa timing. Hindi mo napakiramdaman ano bang klaseng tao to. Di ba? Ano ginawa mo ngayon? Di nakasira ka ngayon sa diskarte nung marunong, di ba? Ganun yun eh. Ganun din, sabag soul winning tayo. Di ba? Kaya nga sinasabi yun, silent partner, nagagawin na silent partner. Ano role? Silent, di ba? Hindi, gusto ko rin ano eh. Gusto ko rin makinig din ako. Kaya pa ako sumama dito eh. Alam ko yung sagot sa tanong niya eh. Kaso nga, silent partner ka. Saka ka na, di ba? Yan ang plan natin eh. Nakalimutan mo na naman. Oh. So, ano mangyayari sa atin? So, sa halip na yung kaluluwa ay matulungan natin. Kasi nga, pag ganyan, ano yan? Crucial yung every, ano? Every moment na winiwit. Crucial yan. Pinapakita natin kung anong klase tayong tao. Eh, kung di pala tayo makapaghintay, no? Gusto nyo, di ba ate? Gusto mo? So, hindi tayo magandang patotoo. Okay? Intindihan nyo yung timing na tinatawag? Eksakto. Eksaktong timing. At sinong makakaalam nung eksaktong timing? Yung leader. Di ba? Marami siyang alam na hindi mo alam. Sa amin, sa trabaho, ganun din. So, pag hindi ka marunong sumunod, sinira mo na yung diskarte ng buong team, ano mangyayari? So, apektado tayo lahat. So, ngayon dito, si Peter, medyo nagkamali siya. But anyway, naka-recover. Okay? So, actually, di lang naman si Peter. Sabi dito, lahat sila. Di ba? Likewise also said all the disciples. So, wala na dyan si Judas. Okay? So, pero, nauna si Peter. At may sinasabi pa sila dyan. At, kasi parang tama naman eh. Di ba? Sabi dyan, he will deny me thrice. Later, ilang beses sabihin ni Jesus na feed my lamb, feed my sheep, feed my lamb. Tatlo din, di ba? Do you love me? Peter, thou, ano yun? Love is thou me more than this. Tatlong beses na naman. Okay. So, after nun, so yun na nga, umalis na sila. Doon na sila sa Garden of Gethsemane. So, alam na natin din yung kwento dito. Anong nangyari dito? Sila ay, ang Panginoon ay nag-pray. At napaka-importante ng panalangin. Binuhin mo si Jesus na nag-pray pa. So, gano'n ka-importante kaya ang prayer sa buhay natin? Napaka-importante, di ba? Siya mismo, kasi bukod sa talagang matindi yung harapin niya, kailangan niya mag-pray. Kung kailangan niya mag-pray, kailangan natin mag-pray. Amen? Amen. Hindi, ako nang gagawin ko eh. Kailangan natin mag-pray. So, ang in-instruct niya yung iba na dito muna. So, ibig sabihin, hindi niya pinalapit masyado. Nalala ko tuloy sa Exodus natin, di ba? So, sino yung humarap lang sa Panginoon? Si Moses lang. Si Joshua, medyo lumapit din, pero medyo malayo, di ba? Elder, medyo malayo. So, makikita natin dito, ba't ganun? Ba't ganun kaya? Huwag ka magulat pag yung leader mo medyo may awang nga. Okay? So, may mga kaya siya na hindi mo kaya, may naintindihan siya na hindi mo naintindihan. So, ano kailangan mo lang gawin? So, kung saan ka dapat mag-perform, mag-perform ka doon sa level na yun. Huwag mong panginahan yung leader. Okay? So, makikita rin dito, sila yung, ang simple lang naman yung instruction. Hindi ko yung sure, actually, hindi mo sinabi dito, pero siguro, isa na rin sa mga possibility na, kasi may timing siya, di ba? Eh kung ma-arresto agad siya ng mas maaga dito, di pa siya nakapanalangin na kailangan niya panalangin. Hindi ko alam eh. Kasi sabi lang dito, magmatsyag kayo, magbantay kayo. Okay? And then, yun nga, yung, again, magkita rin dito, yung inner core, no? Si Peter, the two sons of Zebedee, John and James. Aba? James and John. Ama, di ba? So, nakikita rin dito, so, parang elders, Joshua, and then Moses. So, siya naman, disciples, apostles, and then out of the 12,
may isang Judas, umalis na. Yung tatlo, inner core. Peter, James, and John. So, si Jesus ay dito. So, ano isabihin na naman nun? So, madalas sa hindi, pag patindi ng patindi yung paglilingkod mo sa Diyos, kumukunti kayo. Actually, applicable yun sa mga churches. Bakit? Maraming Christian naman, okay? Ito yung mga loko-loko talaga, atheist. Daw, hindi naman sila ganun karami kasi nga, kalokohan na talaga yun eh. Daw, medyo tumadami na yun, di ba? Ito yung mga pagano, okay, madami. Ito yung mga, ano na kanunod? Yung mga medyo mabait din, pero hindi ano. Pero masyadong medyo sumasakay sa religion, okay? Ito yung mga Kristiyano na, dami rin, dami pa rin. Yung mga liberal. Okay, yung mga sumasakay lang, ito yung mga CCM Victory. Habang paliit ng paliit yan, ito yung mga Baptist. Uy, tindi nito, no? Kaso marami pa rin. Yung iba na Baptist-Baptist lang na rin. Parang ano na rin. Nakisakay na rin, pero iba, hindi ligtas. Yung iba. So ngayon, pag nagiging strict ka, paglapit mo sa Panginoon, pansinin mo kumukunti. Hindi yung something na ano eh, nagkataon, nakikita din, ganun na naman. Bakit di sinama yung 12? Bakit si Moses, di sinama yung mga elders? Eh, mga elders naman yun eh. Diba? Kasi ang prinsipyo dyan, habang lumalapit ka siguro, nas nakagulo pa kayo. Yun ang totoo. Kaya minsan may mga ginagawa yung leader na hindi mo kailangan malaman, hindi mo kayang alamin, kailangan mo siya pagkatiwalaan doon. So, diba, kung maalala nyo, yung binuhay din si, sino ba yung anak ni Jairus? Diba? Yun ulit yun, James, Peter, James, and John. Kasi gagawa siya ng magandang miracle, matinding miracle, at that time, diba, pinakita lang niya yun sa iba. Hindi pinakita sa lahat. Bakit? Siguro, yung iba hindi pa worthy. Hindi pa sila pagkatiwalaan sa ganong, diba, sa transfiguration. Sino lang yun? Ganun ulit, Peter, James, and John. Diba? Ba't hindi lahat ng disipulo? Ba't hindi lahat ng apostol? Ayan. So, tandaan nyo po yan. Huwag rin kayong maingit kung yung bando. Ako dati, nung nag-observe-observe lang ako, bakit yung, ano, itong mga to, minimit ni pastor, yung iba, hindi na. Eh, kasi nga, iba, minsan makakagulo lang kung may mamamungkahe man. Ang pagulo lang. Tapos, walang may dadagdag sa table, diba? Ibig sabihin. So, unti-unti, pag nakikita kong tatapat, ay, ito, okay itong tahon to. So, minsan, nakikita mo na rin yung ministry, di ba? Yun nga, nakita ko, sabi nga sa inyo, nung kaya ako magpastor, usapan ng mga pastor, puro buhay ng ibang tao. Pero hindi naman pinag-i-chismisan. Doon ko na na-realize, hindi para pag-chismisan, para panalangin, tsaka, siyempre, alam mo yung gagawin, dahil isa ka rin doon sa mga maguturo, hindi mo alam ang gagawin mo, di para kasi Pedro nun. Kaya yung sa basketball na naiwanan ng bola. Ganun yun eh. Okay? So si Peter, James, si John, marami ng pinagdaanan. Okay? At dito, anong mangyari sa kanila? Sabi dito, yeah, my soul is exceeding sorrowful, even unto death, tarry here and watch with me. So kung magmamatsyag sila, hindi sila matutulog, okay? Pag sinabing watch is, diba? Kaya nga may prayer watch. Merong ganyan, nagsabihin, hindi na siguro alam kung anong kaya kailanganin niya sa tatlo. Diba? Mamaya nga, balik-balik siya dyan. Okay? So, dyan, bibitinin na natin dito. Okay? So, mag-alala lang natin dyan. Kasi ito yung mga tagpo talaga na climax na yan eh. Climax na yan yung cross. Pero yung bago yung cross, ano? May preparation yung sasabak. Ang Panginoon mismo. So, dito tayo, mga matututunan natin dito next week is ano yung mga preparation natin para sa meeting great battle sa buhay natin. Pag ando na yun, gano'n na yun. Tuloy-tuloy na yun. Wala nang atrasan yun. Anong preparation ang gagawin mo? Wala na, dyan na. So, tingnan natin kung ano yung preparation spiritually, emotionally ng Panginoon para tayo ay alam din natin ano ba yung dapat natin prepare. Okay, yun lamang po muna. Pray, Panginoon, maraming salamat sa kwento po, Lord. Hindi lang kwento, but ang nangyari mismo sa inyo, nakita namin na kayo po ay nag-instruct even sa time na ito po, nagkatsagay nyo yung mga disipulo nyo, Panginoon, na again, hindi na po ito sayang, kahit sila yung mga mali, kami po, nakikita namin aral dito.
At na-improve din namin ang sarili. Maraming salamat po sa kanila. Ang mga mistakes, Lord, na makita namin kung ano yung nasan din kami, Panginoon, sa kalagayan namin. We pray as we go along with the climax of this story of the gospel of your life, Panginoon. We pray na mag-gain namin, makuha namin, Panginoon, yung katas ng sustansya ng yung salita, Panginoon, especially yung inyong ministry, Panginoon, kaya pong nalati lagi, kaya pong mag-iingat at mga yung activities at mga plano po, Lord. Soul winning, ingatan niyo po si Daddy, Lord, si Mother, Lord, sakit mo, Lord, sa aming mga bawat isa na tabao, school, Panginoon, kaya pong nalati, Panginoon, natin. Pinag-pray din po, Lord, mga sinapiya, Lord, mga namang nagdadaanan nila, Panginoon, nawa, hindi naman sila madagdag statistics, Lord. We pray na gabay niyo sila, Lord. Ma-follow up din namin dati. Follow up. Kilusin niyo, Lord, sila. Makita nila, Lord, ano yung dapat nilang kailangan. Yun ang pinapabayad sa church na ito. Sa aming camp din po, Lord, na maging encouragement sa bawat isa. Prepare, ang dapat prepare. Maging close ang fellowship, ang dahil din family, Panginoon. Para sa aming hindi pong ka-encourage ang bawat isa, Panginoon. Kaya malalati in Jesus' name we pray. Amen.